Sarap naman. Ano ba yan? Nagutom na naman ako. Empanada ng mga ano, longgo. Ano yung longgo? Anong laman? Chicken o iba ang laman ground niya? Ground beef. NRB. Ayan, sarap pa yun, guys. Ayan, guys. Makikinig tayo ng salita. Huwag panangiti mo sa akin. Panangiti yung ngiti mo kay Sophia. Makoy naman. Ano ba naman yan, Makoy? Ayan, kapatid na NRB. Akit ka lang. Hinihintay ka namin yan. Sige, ano tawag dito? Kapatid na Ansang, ano mo na sabi mo sa kanila? Nag-enjoy ka ba? Or may gusto kang sabihin? No, ang gusto ko lang sabihin sa kanila, tuwang-tuwa ako no sa mga nanalo, ayan. Tuwang-tuwa talaga ako at saka hindi ako nag-expect ng kapalit, guys, ha. I want just I just want to say thank you. Yun lang. Yun, andiyan si ano. Saka natutuwa ako sa mga ano, sa mga nanalo. Hindi lang to, guys. Malay natin, di ba? Meron pa. Hello, kapatid. Hello. Hello, kapatid na NRB. Hello. Welcome kapatid. Po. Magandang gabi po, NRB Art. Magandang gabi din. Ayan, magandang gabi sa iyo, NRB Arts, Maker 17. Ayan. And guys, no, dito, yung mga nasa baba po, pwede rin po kayo magtanong mamaya pag after nung ano. Ituturo sa atin ng ating kapatid na NRB, no? Hello ang lahat. Ang oras ko ngayon dito sa Pilipinas, sa Mandawi City, ay 1:55 a.m. Wow! Magandang buhay sa lahat dyan. At, yan, magandang buhay po sa iyo. Meron ba tayong foreigner o wala na viewer ngayon? Wala naman yata tayong foreigner. Ang tawag dito, guys. Guys, kung sino pa po yung gustong umakyat ng dalawa, pwede pa po ang dalawa umakyat bukod. Ayan. Maglalapag po ako ng link para magsimula na tayo. Kung meron pa, kung wala naman na umakyat, tuloy-tuloy na po tayo. Para maka-live din kayo. Ayan. Pinabati ko muna yung mga host natin. Si Don Mitch Chanel. Next is Makoy Wiko. And then Miss Anne Sangrano, and then Nana Jordan, the last but not least, si Michelle. Kayo po. Ayan, guys, no? Ano yan, tawag dito talagang alam ko na nagsishare talaga ng salita ng Lord dong ang ating kapatid na si NRB, no? Kaya sana wala pong lalabas na kulit po tayong lahat. Sama-sama po tayo sa presensya ng Panginoon, no? Malaking privilege po sa akin ngayon, binigay ko po yung puso ko sa ganitong uri ng komunikasyon. At the same time, I am a vlogger. And then, iniisip ko na importante yung Word of God. Amen, amen. Kasi ito yung titingnan natin sa Word of God. Una, binabati. Tapos ko lang binabati yung mga hosts natin. Pero ibalik ulit yung pagbati. Saying for thanksgiving to our Almighty God in Jesus' name. Amen. Siya yung main issue natin ngayon. So, sana po inyong pinigyan ng tenga at saka saman nyo na rin po yung puso't isipan nyo. Nating tulong po ito sa spirituality natin. Lalo na po ngayon sa calamity natin, medyo nanghihina yung physical natin at saka affected yung spirituality natin. Pero, wag po tayong wala ng pag-asa kasi nandito na po yung ano po natin. Ayan ang tawag ito. Kapatid na NRB, pasingit lang ako sandali. Ayan mga anak, tawag ito mga co-host natin. Pwede po tayo mag-mute para hindi marinig yung background natin na para maintindihan natin lalo. Salamat, salamat. Sige, sige. Sa akin yata, pwede mute ko para ano. Kasi ang ingay dito. Di ba? Thank you, host. So, yung gospel scripture reading po natin ngayon ay mababasa mula sa libro ni Salmo. Salmo 16, 16
Kapitulo 5 hanggang 11. Seven verses po. Seven words of God. Seven words of the Lord. Babasahin ko po para mayroon tayong inspiration word of God. Ayun po sa pananampalataya, word of God in verse 5. The Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. The lines are fallen unto me in the pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, and I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine holy one to see corruption. Last verse, verse 11. Thou wilt show me the path of life in thy presence, in fullness of joy. At the right hand, there are pleasures forevermore. So, meron po tayong seven words of God, the words of the Lord. But allow me to speak the word of God in three points of lessons, spiritual lessons po. Yung title po ng ating word of God, base po sa teksto natin, yung titulo po ay The Counsel of God. Ano po yung counsel? Yung counsel, yun yung sinasabi na panunuro, yung hindi yung blaming na sinasabi ko. Yung teaching, no? Spiritual teaching. Yung mga instruction na holy, no? Ibig sabihin kahit gaano tayo pa kasama, no? Pag merong word of God, nagiging banal yung isipan natin. Holy. And because God is holy and we are not holy, God is perfect and we are not perfect. Because of Him, we all pertain the goodness of God. The seven words of the Lord. It says in verse 5, the Lord is the portion of my inheritance. Do you believe that the world of YouTube, like us, bloggers, we believe and we invested our time, effort, even our money, because we believe that this is our life. We have an inheritance. Alam natin na kikita yung mga bloggers na ginagawa natin. Ba? Amen? Ito yung earthly inheritance natin. Sa makatuwid, yung portion in spirituality, yung heavenly treasure, need po natin maglagay din ng mga inheritance patungkol sa gospel. Bakit po? Kasi ito po yung portion na pwede natin ibigay sa Lord. Salamat, may nagbigay kanina, nagdo-donate ng nabunot ng ilan. Nagbibigay ka ng portion, reward, para sa iba. Mabuting gawain. Tonight, as you listen and hear to the word of God, you are giving your portion a couple of minutes. It might be like that. But do you believe that that little portion is an inheritance of goodness? But yes, that's true. Because you spend a lot of time, I believe, our host today, I mean tonight, till us, this day, they spend many hours. No? Kayo lahat yan. Binigay nyo yung buhay, lakas nyo. Kasi alam natin, may inheritance tayo nito. Hindi lang tayo kikita, nakakapag-motivate tayo sa mga katulad natin. No? At sa katulad po, na meron akong first priority, that is God, because I am a missionary pastor of Saved by Grace Bible Baptist Mission here in Umapan, Mindanao City.
yung portion ko, which nagpapastor ko bilang alagad ng Diyos, I was a undergrad of architecture, and I had not been graduated to that course because long time ago, God changed my path to enroll myself to seminary. And from that campus, college campus, I had graduated. And that's a blessing. Until now, He uses me. And to God, it would be that all of us would be fed up with spirituality matters as we fed up with our personal, physical food on this earth. So ano po, may counsel na ibibigay ang Panginoon. No? Alamin muna natin ano yung counsel. Ubuksan ko po yung 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ito po yung sinasabi dito. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, the Bible says, all scripture. Ito po yung salita. Hindi po salita ni NRB Archmaker or ni Pastor. Instrumento lang po ako. Sabi ng Panginoon, lahat ng kasulatan ito, Biblia po, ang hawak ko, is given by inspiration of God. Meaning to say, matatanggap mo yung inspirasyon. Diba, yung boyfriend, girlfriend, missis, asawa, nai-inspired tayo pag merong words galing sa kanilang bibig. Lalo na pag nasa puso, diba yun? Nai-inspired tayo nun, diba? But it is all about earthly inspiration. What I would like to say is the scripture that was preached and is being preached tonight, I mean today, this morning, would give us a spiritual inspiration. Ano yung mga spiritual inspiration? Yung counseling, godly counsel, mag-i-inspire sa atin kasi ito ay profitable for doctrine or teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yun nga sinasabi ko kanina, masama talaga yung tao. Pero kahit masama, meron tayong kabanal-banalan na Panginoon, tinatanggal yung kasamaan natin. Diba? Kasi ini-integrate natin sa puso't isipan yung salita niya. Nagpapasalamat ako kay host, no? Family na to. Binigyan ako ng pugay sa Panginoon dito sa channel na to na makapag-impart ng gospel. Walang masasayang sa oras natin. In fact, I would bring you to Matthew chapter 6 verse 33. Ito yung mangyayari sa lahat ng tao pag inuna yung salita ng Diyos. I mean, ini-integrate niya. Isinali niya sa kung ano mang gawain na kanyang ginagawa dito sa mundo. Kahit gaano ka busy, nandun pa rin yung God. Ito yung promise niya. Matthew chapter 6 verse 33. Ayon sa salita ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam natin na sa mundong whitey world, meron tayong expectation, di ba? Gusto natin lumago yung channel. Salamat, meron tayong kanina 45,000, no? 45 viewers. Lago na yan, malago na yan, no? So, sa mga nag-stay ngayon, gusto nyong i-a-add, mag-a-add yung Panginoon ng mga blessings. Huwag nyong kalimutan, ilagay nyo siya sa kung anumang gawain na gusto nyo.
blessful yung ginawa ng host natin kasi binigyan niya yung chance na maisali yung pulong ng Diyos, yung Word of God. At antayin niyo yung blessing niya kasi promise niya na pag inuna natin siya, yung kingdom niya, ano yung kingdom? Yung gospel, no? Kasi yung gospel may righteousness yan eh. Walang righteousness yung tao. Kukunti lang yung righteousness natin. Pero yung sa God, full yung righteousness. Magiging full din yung sa atin pag ginamit natin yung salita ng Diyos. Pag nandun na yung kingdom of God, katulad ngayon, in-integrate na, yung ambient desire mo, sabi dito, yung these things, marami yan. Kasi sabi niya, all. Ang Diyos lang yung may alam yan. Ako hindi ko alam. Instrumento lang ako. Ang alam ko, spread yung gospel truth. Yung all, desires mo, ambitions, expectations, plans, it will be added soon when God's will come. Lalo na pag may faith. No? Tatlong punto po yung ibibigay natin. No? Mabalik po tayo sa teksto natin, Psalm chapter 16, verse 5 to 11. Unang points po ng lesson, moral lesson, spiritual lesson. Number one, we ought to bless the Lord. Saan po yan nakikita? Psalm chapter 16, verse 17. Sabi dito, verse 7, I will bless the Lord who hath given me counsel. Dapat pala hihingi tayo ng teaching or counseling sa Panginoon. Kasi sa pamamaraan ng ganun, binibless mo na yung Panginoon. Isipin mo, ang Panginoon palaging nagbibless sa atin. Pero tayo, hindi tayo nagbibless sa Kanya. Diba? Unfair yan sa tagapagbigay ng blessing. Hindi tayo, we cannot outgive the goodness of God. He owns everything, including our life. Hindi tayo na nagkaroon ng COVID-19. That is blessing. God bless us with a good health. Even if we are exposing our lives only in this tri-media communication platform, siguro, hindi natin kailangan ng mass protection. Diba? But that is not the point. The point is, binibless niya tayo. Pero tayo, kukunti lang yung pag-bless natin. Sabi sa salita ng Diyos, bless the Lord. No? Bakit kailangan i-bless? Kasi may counseling na sinabi siya ngayon mismo. Bless the Lord. Who hath given me counsel? My reins also instruct me in the night season. Kanina, dumaan tayo sa gabi. No? Yung instruction. Night season. No? Yun po yung unang point. Dapat i-bless natin si Lord. No? Pangalawa, set the Lord. Bakit kailangan natin i-set yung Lord? Binasa ko kanina yung Matthew 6:33. Nandun yung settings. Ano yung settings? Hanapin mo siya. Seek ye first the kingdom of God. Ang nangyari ngayon, hindi ibig sabihin na in-integrate ni Don Mitch yung Word of God sa panghuli, ay ibig sabihin hindi na first. Diba? Kadalasan, last but not the least, sinasabi natin, hindi ibig sabihin na panghulihan yung Word of God ngayon, least na siya. The Word of God will remain perfect first as long as nandyan lang siya.
binibless mo si Lord, you are setting the Lord as will. No? Sabi dito, I have set the Lord. The question is, how often you have set the Lord in your life, especially karot na yun. Medyo tagilid yung calamity natin. No? The Bible says, just seek the Lord, call the Lord, pray to the Lord, and communicate to the Lord. What we are doing this day is we are listening to the Word of God, and as well as when we listen to the Word of God, this is the point. When we pray to God, God is listening. Huh? We are asking for blessing. We are praying for that. And in what way that God will communicate us or answer our prayer? By listening to the preaching, the Word of God. Nandun yung will ni God. Pinaparating niya yung salitang pagsagot ng dasal, yes, wait, or no. Malalaman mo pag medyo matagal pa base sa salita ng Diyos. Malalaman mo malapit na base sa salita ng Diyos. Malalaman mo yung kasagutan ng desire mo, no, malalaman mo yan. Pag iset mo yung Word of God, pag makikinig ka ng Word of God. No? Lastly, but not the least, third point, rejoice in the Lord. No? Napansin ko, maraming nakatanggap ng reward. Yung pa-load, yung ilan pa yun, no? Yung what are, yung ano-ano na lang. Binunot ng ating host. Malaking kagalakan na yan. No? Yung iba doon, ano, pabalik-balik na yung nabunutan. No? Kaka, dinodonate na lang yung overflowing chances. Iba malaking rejoicing yan sa taong nabunot yung pangalan. Tonight, I mean, this morning, why we want to rejoice the Lord? Because the Bible says in Psalm chapter 16, verse 9, therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. Saan ba natin binibigay yung hope natin? Ano yung sa salita yung hope sa Tagalog? Yung pasensya na hindi ako marunong sa Tagalog, yung hope, no? Yung inasam-asam natin sa future, yun yung hope, no? Paano yun makakamtan pag wala tayong rest sa flesh? Ito yung body natin. Alam natin na yung body natin pugbog sarado sa whitey world. Diba? Yung iba, walang tulog. Tapos, bukas, trabaho na naman. Pag-uwi, balik sa ganitong gawi. Just maintain your hope. This is for our goodness. For this physical body. Aanihin din natin yan eh. Diba? Likewise, in spirituality, we need to rest our hope to the Lord Jesus Christ. We bless His name and then we seek the Lord in these matters of hearing the gospel. And lastly, we are now resting in God. No? And by resting in the Lord, we can benefit the rejoicing of His word. No? Enjoy. Katulad kanina, nag-enjoy tayo sa physical reward. Mamaya, or tomorrow, or sa makailan, marireceive mo yung rejoice na sinasabi ng Panginoon. Yan lang yung may alam nun, no? May babasahin ako na Word of God tungkol sa calamity natin.
Nandito sa Psalm chapter 18 verse 10. Sabi sa salita ng Diyos, "Thee prevented me in the day of my calamity, but the Lord was my stay." Ano yung calamity natin ngayon? Diba? Dangerous, contagious. Meron tayong social distancing. Meron tayong lockdown. Because the government try to prevent our health as far as in good health. The government want to prevent us from the calamity of health issues. And our beloved president here in Philippines is calling out a calamity, state of calamity health. No. Ayaw niyang mapahamak yung kababayan. Kayo, nandyan kayo sa ibang bansa. Salamat. Hanggang ngayon, you are being protected by God. Because you are prevented in the day of your calamity, in our calamity. But the Lord was my stay. Sabi sa Psalm chapter 16 verse 8, "I have set the Lord always before me." Pag nilagay mo ang Panginoon sa puso't isipan mo, by faith, mananalig ka sa Kanya, yung panghuling word niya, salita, sabi dito, "I shall not be moved." Hindi ka ma, anong tawag dito? Hindi ka masisira. Hindi ka mabubuwal. At ayon sa salita ng Psalm chapter 18, verse 18, dahil yan, may nag-prevent sa iyo, may nag-protect sa iyo sa calamity ngayon. No? And the Lord stay your good health. Minintain niya yung good health pati sa akin. Natin lahat. Nang imintain niya yun, as I end, saan ba ito nanggagaling? Saan ba natin ito nalalaman? Ngayon, di ba? Sa counseling of God. Yung counseling of God, naging matibay na ebidensya upang ikaw at ako ay magpatuloy sa anumang kalakalan dito sa mundo at kalakalan na rin sa pang-spiritual matters. May ibibigay ako sa inyo na alam ko, inasampalataya natin siya. Alam natin, hindi natin hawak yung health natin, yung buhay natin. Pero ito lang yung panghuling word ko. We don't know our life tomorrow. We might be dead. We don't expect death, but death is always there for us. But the bad thing when we died, if we had no God as our Savior, the question is, paano natin masasabi na yung kaluluwa natin ay papunta sa langit? Diba? Yun yung pinaka top of the cream or cream of the top. Kung inaalagaan natin yung physical natin, binavitamins, pinapakain, pinapatulog, lahat upang mananatili, mabuhay. Yung spiritual natin, dapat alagaan. May dalawang papuntahan kasi ito eh. Yung sa impyerno, saka yung sa langit. Ang kinakatakot ko, dahil tayo ay makasalanan, pag hindi natin tinanggap yung Savior ng kaluluwa natin. Tiyak talaga na mapupunta tayo sa, I mean, yung mga taong hindi panakantagap kay Jesucristo. Mapupunta sila ayon sa salita ng Diyos. Saan sila mapupunta? Sa impyerno.
Will ba ni God yan? Hindi. Will yan ng kalaban ni God. Si Satanas. Hindi siya makapag kontra ng Panginoon kasi powerful si God. Saan siya naghiganti? Sa nilikha niyang tao. Nilikha na tao ng Panginoon. Sinira niya yung buhay natin. Nilagyan tayo ng kasalanan. Pagkatapos, pinaparusahan tayo ng Panginoon pagkatapos ng buhay na ito. Dadalhin niya yung kaluluwa natin doon sa impyerno. Kasama si Lucifer. I mean, yung devil. Ang kinakatakot ko, kung hindi mo pa natanggap si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, wala nang chance upang tanggapin mo siya sa kamatayan. Natatandaan mo ba yung thief of the cross kasama ni Kristo? May dalawang magnanakaw doon. Yung isa, hindi siya mapagsamba sa tagapagligtas. Yung isa, mapagsamba. Yung isa, nangungutya kay Jesus na hindi totoong Savior. Ang nakita lang niya kay Jesus, Savior sa katawan. Kasi sinabi niya, kung totoo kang tagapagligtas, iligtas mo yung sarili mo sa cross. Bumaba ka dyan. Pag nakababa ka dyan, ligtas mo din yung katawan namin. Yun yung mga kaligtasan na hinahanap ng tao. Physical. Kaya, hindi makikinig ang Diyos noon. No? Ang pinapakinggan sa Diyos, yung kaligtasan ng kaluluwa. Bakit? Yung katawan natin babalik sa dust, sa lupa. Yung soul, kaluluwa natin, ay walang hangganan. Kahit patayin mo man ito, hindi ito mamamatay. Ang kinakatakot ko, pag mapunta ito sa hell, hindi na ito ma-end up eh, katulad ng katawan. Kaya dapat bigyan ng solusyon habang may buhay pa ngayon. Yun ang dinidesire ng kabilang kawatan sa cross. Pinababa niya yung sarili niya. Samantala yung isa, hindi. Nag-humble yung isa, sabi niya, Panginoong Jesus, kung nandoon ka na sa langit, alam niya taga-langit yung tagapagligtas. Ano yung karugtong? Sabi niya, Panginoon, kaawaan niyo po. Tapos sabi niya, yung remember me. Tandaan niyo po ako. Kasalanan ako, pero humihingi po ako ng chance na pag pumunta kayo doon, isama niyo ako doon sa langit. Kasi alam ko, impyerno yung bagsak ko pagkatapos ng buhay ko sa cross. Sigurado po yun, Panginoon. Kaya, kung maaari, isama mo ako doon. Nang makita yun ng Panginoon sa kanyang kalooban dito, hindi sa kanyang pandamit, sa kanyang wala na siya helpless, hopeless. Ang nakita ng Panginoon sa kanya, yung goodness, binababa niya yung anong meron sa kanya dati na hindi pa siya ipinako sa cross. Dati, siguro, narinig niya yung gospel nung hindi pa siya pinarusahan sa cross. Hindi pa siya nakikinig. Hindi pa siya naniniwala na tagapagligtas yung nasa kabila niya, yung sa sentro. No? Pero, nang sa kahuli-hulihang buhay ng kanyang katawan, doon bumalik sa alaala niya. Alam niya, totoo, mangyayari yun na pagkatapos ng kanyang katawan, papunta yung kaluluwa niya sa impyer. Ang ginawa niya, inalimutan niya lahat ng anong bagay na ginawa niya noon. At ibinalik yung nawalang faith sa Savior niya.
hiniling niya, Panginoon, pag pumunta ka na sa kalangitan, isama mo ako. Tonight, hindi ka katulad kasama ng kawatan na iyon na humingi ng pahintulot sa Panginoon na sumama sa langit. Hindi ka ganun klase. Kung yung taong yun, sinama ng Panginoon sa langit na grabe, sobrang sama, ikaw pa kaya na hindi ka katulad nun? Simpleng kasamaan lang yung nagawa mo. Pwede kang humingi. Pwede kang makatanggap ng kaligtasan. Tanggapin mo si Jesus ngayon. Galing sa puso ko yan at galing sa puso ng Panginoon. Alam nyo, yung Semana Santa, sa ngayong panahon na yun, pinapractice. Kaso, hindi isinapuso kung para saan yan. Ginagaya lang yung works, pero wala dito. Maganda yan kasi reminders yan na noon si Kristo ay naging ganito. Kaso, ang tanong ko, tinanggap mo na ba talaga si Jesus galing dito na may isa puso? Kasi pag wala yan, sabi sa Episo 2:8, yung pagkaisip mo hanggang sa gawa lang. Sabi ng Panginoon, pag gawan mo ng paraan sa iyong lakas o anong meron ka, sabi sa Panginoon, hindi ka maliligtas sa ganun. Kasi magmamayabang ka sa good works mo. Ang hiling ng Panginoon, you just believe Him. Trust Jesus. And Ephesians chapter 2 verse 8, by grace, ibibigay niya yung salvation ng kaluluwa. It is a free gift of your soul. Hindi na kailangang bayaran, gawan mo ng goodness. Tapos na yung goodness. Si Kristo mismo ang gumawa. Kaya ang gawin mo, hindi yung gagawa ka, kundi isipin mo ng buong puso na pananalig. Isang tanggap mo lang sa Kanya ngayon, for eternity na ang equivalent niya. Samantala, isang rejection mo sa pag-believe, pag-trust na siya yung tagapagligtas sa iyong kaluluwa. It is equivalent also eternity. Forever life in hell. Sana, bago ka matulog ngayon, samahan mo ako, tanggapin mo si Jesus ngayon mismo. Mag-guide ako ng prayer. Sambatin mo ito. Gawin mong prayer mo ito. But actually, prayers cannot save you. It is your faith that can save you. Yung salita sa pag-pray ngayon, yun yung declarative words na tinatanggap mo siya by prayer. Kasi sabi sa Romans chapter 10 verse 13, sino-sino man ang tumawag sa kanyang pangalan ay siya ay maliligtas. Sinong pangalan? Si Jesus Kristo lamang. Acts chapter 4 verse 12, walang pangalan ilalim sa kalangitan na siyang pwedeng makapagligtas sa iyo. Ang pangalan lamang ni Jesus Kristo. So kung handa ka nang tanggapin si Jesus Christ ngayon bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, huwag mong antayin, maunahan ka ng COVID. We are not praying for that disease to affect your body. But what if? Handa ka na ba sa buhay na walang hanggan? Choose God. Believe God tonight. Today. And it is for your eternity security. Kung handa ka na, sabayan mo ako sa pagdarasal ngayon. A quick and a powerful believing heartily. From your mouth is near to your heart. Make it near
God is far, but He hears you nearly as far as you believe heartily. Shall we pray? Most precious loving Father in Jesus Christ, salamat po sa godly counsel. Natanggap po namin yung goodness that we need to bless you, O Lord, because you bless us. And we need to set you, Lord, first in our life because we need you, especially in times of troubles, calamities, right? And lastly, Lord, we learn that we need to rejoice because ikaw po ay bigay sa amin ng rest of hope. Yung hope po namin ngayon ay akin pong tatanggapin. Kung ikaw ngayon ay tatanggap sa Diyos, samahan mo ako sa panalangin. Sa puso mo, by faith talaga. Ito yung dasal. Ama namin, mula sa langit, sa pangalan ni Jesus Kristo, salamat po sa biyaya na pinagkaloob mo. The Word of God. Gusto ko po ikaw tanggapin bilang tagapagligtas sa kaluluwa ko. Helpless po ako. Kung kaya ko yung protection ng katawan, kaluluwa po, hindi ko po kaya yun. Hindi ko po kakaya-kayanin yun. At alam ko, ikaw lang yung makapasan. Ikaw lang po yung makapagligtas ng kaluluwa ko. This morning, gusto ko pong tanggapin ng lubos puso't isipan na ikaw lamang ang siyang makapagliligtas ng aking kaluluwa. Hindi lang ngayon sa pagtanggap ko, hanggang sa maninirahan ako doon sa iyong tahanan po, Panginoon. Mananalig po ako na ito po'y aking matatanggap ngayon, mismong oras na ito. Ikaw po ay aking tagapagligtas sa kaluluwa. Ito po'y dinadalangin ko mula sa aking tagapagligtas ng kaluluwa, ang Panginoong Hesus Kristo sa aking buhay. Amen. Maraming salamat once again to our host, Don Mitt. Maraming salamat po. Michelle Flex, Anne Sangrano, maraming salamat. Maraming salamat po. God bless us all. And I'm talking to them. Until then. And then good morning as well as good night to all. Ayan, maraming salamat po and RV Arts Maker sa iyong panalangin ngayong gabi at sa iyong pag-share ng words of God. Maraming salamat po. Maraming salamat dito. Salamat ano kapatid na inang nagtawag dito. Kung meron po bang gustong magtanong diyan sa baba, pwede po ba masasagot po ba natin 'yon kung ano sakali mang may gusto lang magtanong. Okay po ba yung oras niyo, kapatid na NRB? Okay lang basta sa Panginoon. Amen. Amen. Maraming oras and, bukas. And guys, kung sino po yung merong gustong itanong sa inyo or merong hindi naintindihan, po pwede po nating itanong sa ating kapatid na yung boses ko narinig ba kanina? Opo, malino na. Rinig po, rinig po. Malino. Si, baka yung signal mag-inig pa ng Panginoon. So, huwag kayong mahiya. At huwag kayong mag-confuse na magtanong. Kasi handa po yung salita ng Diyos. Ito po yun, yung basis natin. With regards to your faith and works as well. Lalagay po ako ng scenario. Paano po yung good works natin? Hindi ba yun basihan na maligtas yung kaluluwa natin? Alam mo, yung good works, maganda yan. Kaso hindi yan inalaw ni God.
Kasi ayon sa salita niya, si binanggit ko kanina sa Ephesians chapter 2 verse 9, not of works, lest any man should boast. Kung inalaw niya yung good works natin upang maligtas yung kaluluwa natin, hindi sana hindi na niya inilagay na makapagmayabang tayo. Diba? Ayaw ng Diyos na galing sa ating kayabangan yung kaligtasan. Gusto ng Diyos, galing lang talaga sa Kanya. Kaya ang gusto ng Diyos, pag magpaligtas tayo sa Kanya, huwag isali yung magandang gawi natin. Your yung good works. Faith lang talaga. No? Kasi yung good works, tinapos na niya. Tapos, ganito yan. Kailan ko gagawin yung good works? Ito yun. Yung structure or will ni God. Una, ang kinakailangan ni God ay yung faith mo lang. Magpaligtas ka muna. Pagkatapos mong maligtas, assured ka na pag dumating yung kamatayan ng katawan, kasi assured ka na, alam mo yung assured? Confident ka na dahil sa salita ng Diyos. Pag assured ka na, ano yung kasunod na gagawin mo? Sabi sa Panginoon, 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, kailan ka naging sa Panginoon na nung tinanggap mo siya by faith? No? Pag tinanggap mo siya, you are in Christ. Pag hindi mo pa siya tinanggap, you are out of Christ. When you accept the Lord by faith, you are in Christ. Sabi doon, pag tinanggap mo si Jesus, yung buhay mo dati ay iiwan mo na yun. Ano yung iiwan? Yung pagkabalasubas, yung kasamaan. Hindi ko naman sinasabi na pagtanggap mo sa Panginoon, hindi ka na magkakasala. Hanggat nandito pa tayo sa katawang tao na to, makasalanan pa rin tayo. Pero, kasalanan tayo kung hindi na tayo papunta sa impyerno. Alam mo, pupunta yung katawan sa lupa, pero yung kaluluwa natin kasi tinanggap mo si Panginoong Jesus by faith, pupunta yan sa langit. No? Sabi sa Panginoon sa Biblia, tatlong bahagi ng katauhan. Una yung spirito ng tao, pangalawa yung katawan, at yung kalooban ng katawan yung kaluluwa. Pag mamatay yung tao, maghihiwalay yung tatlo. Ganito yun. Yung katawan, kasi sa lupa ginawa, doon yun babalik. Tama. Hindi nagagalaw kasi wala na yung kaluluwa. Saan yung kaluluwa? Uh-huh. Hebrews 9:27, bumalik siya sa judgment ng kanyang tagapaglikha. Sino naglikha sa kanya? Yung Creator, yung God. Saan siya pupunta? May judgment siyang daratnan. Judgment sa kaluluwa niya yun. Ano yung hukom sa kanya? Dalawa. Kalangitan at impyerno. Bakit siya mapupunta sa impyerno? Kasi hindi siya naniniwala sa tagapagligtas niya. Sabi sa Revelation chapter 21 verse 8, kama for kama yun, pero gagamitin ko yung isang word na lang. Sabi doon, but the fearful, pangalawa, and unbelieving. Ano yung unbelieving? Hindi marunong maniwala. No? Pag hindi siya maniwala, yung kahulihang word of God, sabi doon, meron siyang bahagi na silot or gitawag punishment sa lake of fire, which is hell. Likewise, sa mga naniniwala, sabi ng Panginoon, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, but He gave His only begotten Son, si Jesus Christ yan. If whosoever, kahit sino, hindi pwede yung ganito yung relihiyon mo, kahit sino. Ako, Bible Baptist ako. Pero hindi yan ibig sabihin
dahil baptis ako, iligtas ako. Hindi. Kahit ikaw pa yung walang relihiyon, basta may faith ka sa Panginoon, tatanggapin yung kaluluwa mo sa Kanya. Ano yung importante? Yung relasyon. Yung relasyon mo na inikilala mong tagapagligtas yan. Tapos yung religion mo, doon ka pupunta pag gusto mo nang maturuan ng goodness. Ano ngayong una? Magpaligtas ka muna. Pangalawa, gagawa ka ng kabutihan kasi ligtas ka na. No? Yung baptism, pangatlong kasabihan. Magpapabaptize po ako para maligtas yung kaluluwa ko. Merong paksa o salita ang Panginoon dyan. No? Sabi doon, he that believeth and is baptized shall be saved. Diba? Sino daw yung mananalig at magpapabautismo ay maliligtas? Ganito po yan. May kadugtong pa yun sa dulo. Hindi yun natatapos doon sa baptism lamang. May kadugtong yun, sabi doon, but he that believeth not. Ano yung mahalaga talaga? Yung pananalig mo talaga. Hindi rin sinabi doon, but he that believeth not and is not being baptized shall be damned or mapupunta sa impyerno. Ang ibig sabihin doon, ang binanggit paulit-ulit ng Panginoon, una, manalig ka lang sa Kanya. Siyempre, tapos ka ng manalig, naligtas ka na doon. Yung baptism, yun yung first step up of obedience. Kasi ligtas ka na, gagayahin mo yung ginawa ni Kristo. Si Christ nga nagpabaptize, di ba? Tapos yung tao hindi nagpabaptize, edi parang unfair yun, di ba? Kung nagpabaptize ni Panginoon, sundin yung ginawa niya kasi model siya sa atin. Pero ito yun. Kung ang baptism ay makapagligtas sa kaluluwa, hindi ibig sabihin si Kristo hindi ligtas nung nagpabaptize, hindi pa siya nagpabaptize. Naisip niyo yun? Walang kaukulan na kaligtasan sa baptism. Kasi kung may kaligtasan sa baptism, ibig sabihin, nang magpabaptize si John, si Kristo kay John the Baptist, ibig sabihin, hindi pa ligtas si Kristo nun. Kaya nga magpabaptize muna siya bago maligtas. Hindi yun. No? Walang kaligtasan sa baptism. Baptism is only for obedience. Bakit? Mag-obey siya? Kasi galing yan sa utos ng kanyang Heavenly Father. Inalakad siya mura Galilee hanggang Jordan River. Lakad lang. Obedient yan eh. Hindi para maligtas. Obedient. Ano yung para ligtas? Faith. Kaya, ang maayos na pagkaintindi sa salitang he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ang ibig sabihin nun, manalig ka sa Panginoon upang maligtas ka. Tapos magpabaptize ka kasi ligtas ka. Sana. Pero, kung hindi ka talaga naniniwala kahit nabaptize ka pa, wala kang pananalig, edi maiimpirno ka talaga. You will be put to them. Kasi yung basihan mo, baptism lang, hindi yung faith. Diba? Yung baptism, good works din yan. Anong sabi yung good works? Pwede kang makapagmayabang. Kasi sari-sari yung baptism, may sprinkling, may pouring. Yung kang Jesus Christ, immersion yun. Ano yung immersion? Ganun yan. Ganun din yung katawan niya. Ginaganon talaga sa tubig. Ano yung meaning yun? Christ lived. He hung on the cross. He died for our sin. And he rose again. Kaya yung tao pag ibinabaptize, ganun yung posisyon. No? Pero may purpose yan. May purpose. Yung pouring, yung sa bata, yung binibindisyonan, yung binabaptize, bata pa lang siya. Nilalagyan ng tubig yung hair. Pouring tawag niyan. No? Tapos yung sprinkling, yung kuha ka lang tubig, tapos ganun-ganun mo sa kanyang katawan o sa ulo.
kung yung baptism mode yung gagawin natin, sasabihin ng ilan, ito yung tama na pagka-baptize. Ano yung ending? Magmamayabang ang bawat isa. Hindi walang kaligtasan. Ang gusto ng Panginoon, we believe on Him kasi pag nananalig tayo sa Kanya, wala tayong ipagmayabang. Hindi siya gustong magmayabang upang maligtas ka sa sariling kayabangan. Si Kristo lang. Si Kristo nga, hindi nga nang mayabang eh. Kahit sa Kanya na nang gagaling yung kaligtasan. Yun yung segment. By faith, ano yung relation ng good works, at ano yung baptism. Hindi dapat isali sa kaligtasan yung baptism. That is only for obedience. Another thing, membership. Church membership. Pastor, NRB Archmaker, membro ako ng isang iglesia. Maliligtas ba ako? Hindi ka maliligtas sa iglesia mo. Or mismo ako. Walang kaligtasan sa relihiyon ko. Kasi yung taong nasa cross, hindi rin inaalam eh kung anong relihiyon niya. Ang inalam ni Kristo sa kanya, yung puso niya na may pananalig sa kanya. Yung isa, alam ni Kristo na hindi yun believer sa kanya. No? Unfaithful, unbelieving. Kaya, nandun na yun siya sa punishment niya. Para saan yung membership? Yung membership kasi, katulad dito sa vlog natin, Don Mitch, pumupunta ka kasi member ka. Di ba? Doon ka, nagsusupport ka. Yung church membership mo, magagamit lang kasi sumusuporta ka sa simbahan. Good works din yun. Nagsisimba ka doon, nanampalataya, good works din yun. Kaso, hindi yun nakakaligtas. Yung good works, baptism, church membership, wala yan. Wala yan daig sa faith. Faith lang. Another thing, yung pagbibigay mo ng pera, treasure, lahat na gustong ibigay mo, makapagligtas ba? Hindi rin yan makapagligtas. Kasi makapagyabang din ang tao sa pagbibigay. Kunwari, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagbibigay. Magbibigay ako ng pinakamalaking halaga ng pera para sa aking kaluluwa. Paano yung walang maibigay? Hindi pantay yung Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon para pantay-pantay lahat. Dito lamang na may dito. Kasi kahit ikaw pa yung pinakabasurero, wala kang pera, wala kang relihiyon, hindi ka naibaptize, wala kang good works, pero meron ka dito, tatanggapin yung kaluluwa. At saka, ganito yan. Yung bata, innocent baby, pag mamatay yan, mula pagkasilang, hindi yan mapupunta sa hell. Diretso babalik yan sa creator niya. Kasi innocenty pa siya eh. Kahit meron siyang kasalanan galing sa unang magulang natin, si Eva at si Adan, kasama siya sa kasalanan. Pero, dahil innocenty pa siya, hindi pa siya katulad natin na pwedeng mag-decide na tatanggapin si Kristo. Wala pa siyang ganun. Kaya exempted siya sa Panginoon. Pero, when he or she is at the stage of edukasi, no? Yun bang 7 years old, pwede na yun. Nakaintindi na may si Jesus, Savior. Tapos, alam niya, tapos hindi niya tinanggap, mamamatay siya, sure, may penalty siya. Kasi, Revelation 21 verse 8, hindi siya naniniwala. Bakit? Pinapaaral sa school. Kasi, pwede nang maniwala sa teaching. 1 plus 1, 2 plus 2. Tapos, pag hindi niya pinaliwalaan yung Word of God na makapagligtas kanyang kaluluwa, edi, may party na siya sa hell. Diba? So, yung membership, hindi yan pwede. Faith lang talaga. Ano pa? Marami. Kahit
ano, richness, popularity, position. Mm. Ikaw yung may-ari ng buong planeta. Mm. Hindi talaga pwede na mailigtas ang iyong kaluluwa dahil lang dyan. Simpleng bagay dito at saka dito lang. Mm. Pag nandyan yung ganyang uri ng pananampalataya, daig mo pa ang nakasandal sa pader. Kasi hindi yan matutumbasan ng kahit na ano. Manalig lang talaga. Kasi lahat pwedeng maka-avail ng salvation sa kaluluwa. So kayo, kung meron pa kayong kalituhan sa isipan, free po tayong magbigay kaalaman. Hindi ko na lang po binuksan yung dito kasi gusto kong dire-diretso. Pero pag may time kayo, pwede ko kayong i-converse ko kayo by chat in my private account. I mean, in Messenger. Para bubuksan ko talaga. Sinasummary ko lang para dire-diretsohan tayo. No? At yung ginawa ng ating host ngayon, may part siya. Kung may naligtas ngayon, mula sa Word of God, saka sa ating examination, evaluation, na-check niya, ganun pala. Hindi talaga pwede sa iba. Ito lang talaga, by faith lang talaga. Pwede kang hahabol. Kung hindi mo nahabol kanina yung pag-profess sa iyong sarili na tanggapin si Kristo, pwede kang hahabol ngayon. Hindi na lang kita magka-guide ng prayer. Gawin mo yan. Simple lang. You call God. Sabi ng Panginoon, kahit mayroon ka ng mustard seed of faith, tatanggapin yan. Anong kaibahan ng faith ng bata at saka faith ng katulad natin? Yung faith ng bata is innocent. But walang bahid ng ano, guiltiness. Yung sa atin, totoo yan. Hindi siguro yan totoo. Mayroon tayong confusion. Parang ini-question natin yung kaibahan ng faith ng bata kayong katulad natin. Kaya sabi ng Panginoon, yung scripture bagay sa lahat ng uri ng dito. Hindi ka bright, as long as you believe, may chance ang maluluwas, maligtas yung kaluluwa. Meron ka dito, pero hindi ka naman naniniwala dito na may dito, useless. Kahit asanin mo yung laki, medalyon, award sa school, kahit ikaw pa yung walang talo sa larangan ng dito. Magaling ka magdebate, pero hindi mo natanggap yung basic salvation. Simple plan of salvation. Pagdating ng kamatayan nitong katawan natin, hindi ka na bibigyan ng chance ng Panginoon. Ngayon, tanggapin mo siya. Nung sinabi ko, may COVID. Hindi tayo nagdasal niyan. But what if? Sana siguraduhin mo. Ako siguro, tinanggap ko si Jesus grade 6. Tapos, 13 years old yata. Paano ko, ito yan. May tendency ngayon tinanggap mo siya. Bukas, lalagyan ng bad influence ni Satan yung mind mo. Ano yung ilalagay niya? Nagkasala ka na. Hindi ka na maliligtas. Huwag kang maniwala. Walang kautusan ang Biblia na kung magkasala ka ulit, may impierno ka. Christ died once. And if you believe once, truly, faithfully, heartily, in short, faithful ka, makaisang tanggap mo sa Kanya, hindi na yan babawiin ng Panginoon. Luke 19 verse 10. Rather rejoice because your name is written in heaven.
bakit isinulat, tinanggap mo siya eh. Mag-rejoice ka. Mag, ano, ano sa Tagalog yan? Magpakasaya ka. Kasi yung pangalan mo isinulat na sa libro. Buhay, the book of life in heaven. Ano ang mangyayari pag hindi nasulat yung pangalan mo sa libro ng langit? Revelation chapter 20 verse 14. Sabi doon, ang pangalan ng tao pag hindi na isulat sa book of life, doon sa heaven yan, sabi sa Revelation 20 verse 14, pag hindi na isulat dahil hindi mo siya pinaniwalaan bilang tagapagligtas, ikaw ay malalagay talaga sa impyerno. Alin ka? Gusto mong maisulat yung pangalan mo o hindi? Madali lang. Hindi mo na kailangan mapunta ng hell. Pag hindi mo siya pinaniwalaan, pupunta ka doon. Pag pinaniwalaan mo si Jesus, your names are going is to be written in heaven. Promise ni God. Kaya ang ginawa ko noon, tinanggap ko siya. At pagkatapos ng tinanggap, yung devil palaging nagsasabi, nagkasala ka ulit, hindi ka naligtas. Nagkasala ka ulit, hindi ka naligtas. Ano ang ginawa ko upang mapagpatibay ko na yung tinanggap ko, yung pinakauna, ay hanggang sa ngayong edad ko ngayon, I am 36 years old, pero mukhang running senior citizen, no? But anyway, paano na-maintain yan? Kasi, pinagpatuloy ko yung pakikinig, pagdadasal sa Panginoon, pakikinig, pagdadasal sa Panginoon, ganun lang. Sa tuwing papasok yung masamang accusation ni Satanas, ay tinutulungan ako ng Panginoon na mas paniwalaan yung promise na binigay niya kaysa confusion na binigay ng Diablo. Yung Diablo kasi gusto kanyang i-divunk yung pananalig mo. Kasi pag na-divunk or nawala yan sa isipan mo, ligtas ka pa naman. Kaso, hindi ka na magpapagamit sa Panginoon. Bakit? Eh, madi-discourage ka na eh. Sasabihin mo, totoo ang sinabi ng Diablo, nagkasala ako, hindi na ako maligtas. May impyerno ako. Ay, gagawa na lang ako ng magsi-self-pity ka, tapos, what is the last? You will get suicide. Other things, gagawa ka ng kabulastugan. And most especially, alam mo kapatid, ligtas ka na. Pero wala kang reward sa ganun na pamamaraan. Bakit? Huminto ka sa pananalig sa kanya. Kasi nadaig ka sa pananalita ng Satanas na nagkasala ka, balik ka sa akin, hindi ka natatanggin. Alam nyo yung prodigal son? Yung prodigal son, nagkasala sa kanyang ama yun. Pero anong ginawa ng anak? Tinulungan niya yung sarili na ma-maintain niya yung pananalig. Na alam niya yung amahan niya, yung father niya, ay patatawarin pa rin siya. Kahit suwail siya. Anong ginawa niya? Bumalik siya sa Panginoon. Ganito yan. Kung mangyari na mag-backslide, I mean, ligtas ka na, tapos bumalik ka sa yung masamang panggawi, no? You became prodigal son. Remember that God is waiting for you. You're still saved, but in heaven, there are two books and many books to be opened. First book, the book of life. Rehistro yan upang makapasok ka talaga. Second one is the book of good works. Nasa salita din yan sa panalaya, I mean Revelation. Yung good works, nandun yung mga good works natin. Katulad ngayon, nakikinig tayo ng salita. Nandyan yung good works.
nagsisimba kayo, nagdadasal, good works yan. Bakit may good works? Kasi gagantimpalaan kayo ng Panginoon base doon sa good works, good of book of good works. 5 grounds yung sinabi niya. 5 grounds ibibigay sa mga gumagawa ng good works. So yung good works mo, pagkatapos mo maligtas, pagpatuloy mo yan kasi may reward ka. Pero hindi yan pagpaligtas. Pang-reward lang yan, good works niya. Yung faith mo, pang-paligtas, yung good works, pang-pareward sa book of good works. Salamat. Sana nag-enjoy kayo at nakamtan nyo yung kaligtasan. Sir, Don Mitch, Brother Don Mitch, Michelle Flex. Salamat din lahat. Po, Sir NRB Arts. Salamat din sa lahat. May God bless us all. And then, thank you all. Miss Anne Sangrano. And to all there, I don't know how much, how many viewers right now. Salamat sa mga natitira dyan. Amen. Hindi kayo kalunan. Panalo kayo. Wagi kayo. Sa susunod, huwag kayong magsawa. Kasi hindi babalik yung salita ng Diyos sa wala. As I end, sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but God's word will never pass away. Amen, amen. It will remain to you, and it will maintain to say, perform good works, and have a reward in heaven. Thank you all. And then, God bless. Yan, maraming thank salamat po. Yan, maraming salamat po. And RB Artson, thank you so much po talaga. Yan. Thank you so much. Ang tawag dito, Sir, and RB Artson, siguro, pwede po yung mag-streamer. Pwede siguro kayong ano, ng tawag dito. Naisip ko lang na mag-share ng Word of God kasi... Sige, putulin ko muna yung aking ano, no, at ako'y may gagawin pa. Opo, sige lang, sige lang. Salamat. Maraming salamat po. Maraming okay, salamat. Okay. Ayun, maraming salamat, Sir, ano, NRB Arts, ano, tawag dito. Sa tingin ko kasi, mas, ano, yung mukhang maraming pa kayong isi-share sa bawat isa sa atin dito, no? So, talagang kailangan po ng tao yung salita ng Lord. Talagang... Sobrang salamat po sa pag-akit nyo dito. Nag-share kayo ng vlog na talagang... Labi-labi ng glory ako. At saka sa inyo po. Thank you po. Maraming salamat sana. Mas marami pa po natin ano, yung the journey natin dito sa White, sa YouTube is talagang mapagpatuloy natin ito at mapagtulong-tulungan natin lahat, no? Talagang sama, grabe sama. Po yung... Apo, grabe talaga yung salita ng Lord na talagang kahit sa konting salita niya, is kaya niyang baguhin ang buhay ng bawat isa sa atin, di ba? Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon ngayon. Alam namin na ginamit lang kayo na boses niya. At talagang to God be the glory po na lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Ang lahat po ng nandito pang natitira is wala po tayong ibang itinataas dito kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang po, hindi po si Sir LRB, hindi rin po si Don Mitch. Instrumento lang po tayo lahat dito. Opo. Nawa ay, ano, Sir NRB, mas maraming beses pa natin magawa ito na mapagtulungan natin na mas marami tayong mas marami pa yung makarinig ng salita ng Diyos, no? Yan yung... Hindi lang yung lagpas 40 kanina, hindi lang. Sana mas lalong dumami pa. Sana sa LS, sa susunod na mga LS is maging makasanayan na ng iba, lalo na yung mga nakakarinig na is maisip din nila na mas maganda palang maging content itong salita ng Lord, no? Para mas lalong magtulong-tulong po tayo na maipalaganap ang salita ng Diyos. Kailangan yan kasi spiritual pangpatibay ng physical. Once again, thank you so much. And then... God bless us all. And see you next LS. Thank you so much.
Thank you, sir, NRB Arts. Salamat. Paano nga to? Ah, okay. Nandito. Naklimutan ko. Ito pala. Thank you ulit. Thank you. Salamat po. Salamat. Ayan, mga kapatid, no, ano, maraming salamat sa ating kapatid na si NRB Art. Salamat dyan, guys, sa mga natitira pa dyan. At alam ko na sobrang na-bless kayo sa salita ng Panginoon. Nawa ay magpatuloy po tayong lahat. Ikaw, Mayor, meron kang gustong i-dagdag na, ano? Mayor, meron kang gustong i-dagdag. Thank you. And sobrang salamat po talaga sa Sir NRB Arts. Nawa ay mas maraming beses pa talaga nating magawa ito. Talagang grabe, kulang po yung oras natin ngayon. No? Sana sa susunod, sa pag-umpisa pa lang ng ating LS is talagang puro sa Word of God na tayo mag-focus lahat dire-diretso. Hanggang sa makabanding si Lord. Maraming salamat po, ano, kapatid na NRB Arts. And Makoy, salamat kapatid na Makoy. Maraming salamat po. Glory to God po sa inyong buhay. Opo. Yan. Wala ka nang iya, no? Nadagdag. Ayun lang, bigyan din lang po talaga natin na patulad nga po nung sinabi din ni host Don Mitch kanina, ano, na kung nakapag-spend po tayo ng ilang oras sa palaro para mahintay po kung tayo ay merong papremyo, kung tayo po ay mabubunod, ano po, sana ay mas lalo po tayo makapagbigay ng oras, ng panahon sa atin pong Panginoon dahil ito po ang tunay na kayamanan po na dapat po nating mas asam-asamin, ano po. Hindi po yung mga papremyo sa mga LS, hindi lang po sa LS na to, kundi sa maraming LS po, di ba po, maraming papremyo po tayo, ano po, na po pwedeng makuha sa iba't ibang LS, sa mga iba't ibang palaro po, pero yung totoong kaligtasan ay wala po tayong ibang pagkukuhanan nun, wala po tayong ibang mapupuntahan, at wala pong ibang paraan para po makamit natin yung totoong kaligtasan kundi sa pamamagitan lang po ng ating Panginoon. Kaya yun po sinabi ng ating pong kapatid na si NRB Arts Maker kanina, ano po, na kung ang katawan po natin or ang mga pangangailangan po natin dito sa mundong ito ay ginagawa natin ng paraan upang mabigyan ito ng katugunan, sana ay ganun din po ang ating pangangailangan sa ating pong spiritual na pangangailangan. Ayan. So, kung tayo po ay nagsisipag, kung tayo po ay talaga namang nagpapakapuyat, nagpapakapagod dito po sa YT World, ano po, lalo na po yung ating gino-goal na 1,000 na bananas, at 4,000 na WH. Sana po ay mas mag-double time po tayo sa ating sa ating pong Panginoon upang atin pong makamit ang tunay na kayamanan dito po sa ating buhay. Hindi po itong YT World, dahil ito pong YT World na to ay pansamantala lamang po, ano? Pansamantala lamang po ito, hindi po tayo nito kayang iligtas. Kung pwede po tayo nito mabigyan ng konting kaligayahan, konting kasiyahan dahil sa mga palaro, dahil sa mga banding natin, sa mga kwentuhan, sa mga kulitan. Pero ang lahat po ng ito ay may hangganan, ano po. May hangganan po ang lahat ng ito, katulad po ng mga cellphone natin. Ayan, sabi ni Ma'am Evangeline, ano po, na ang cellphone niya, naka-charge. Ganito po, ano, yung cellphone natin nalulobat, yung mga gadgets natin nalulobat, kahit po yung katawan natin ay nalulobat din po. Napapagod po tayo, kailangan po natin ng pahinga. Ipinapahinga po natin yung katawan natin, katulad po na sinabi ng ating kapatid na si NRB Arts kanina, na yung katawan natin, inaalagaan natin, binibihisan, pinapaliguan, pinapakain, ano po. How much more po is yung atin pong spiritual na pangangailangan, ano. So dapat po yung mas lalo nating pagtuunan ng pansin, dahil
ito po mga bagay-bagay sa mundo, lahat po ng ito ay may hangganan po talaga, no? Kahit po yung katawan natin, every year po tayo ay tumatanda. Kahit po anong gawin natin na pag-aalaga po sa katawan natin, ito pong katawan natin ay po pwede po itong magkasakit, ito po ay tumanda, ito po ay manghina. Kaya sana po yung atin na lang pong spiritual na katawan, yan po ang talagang pagbigyan natin ng atensyon na ito po ay ating mapalakas dahil hindi po natin alam, katulad din po sinabi ni kapatid ni NRB kanina na ang bukas po sa atin ay hindi naman po sigurado. Hindi po natin alam kung ano po ang po pwedeng mangyari kinabukasan. So much better po na every night bago po talaga tayo matutulog ay hihingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon dahil sinabi rin po kanina ng ating kapatid na si NRB na hanggat nandito po tayo sa ating katawang lupa, tayo po ay patuloy at patuloy na magkakasala dahil hindi po tayo perpekto. Di ba po? Tayo po ay makasalanan talaga. Sa pagsilang pa lang po sa atin, meron na po tayong minanang kasalanan mula po sa ating mga unang magulang na si Eva at Adan. At sa ating pong pagtanda, nung tayo po ay may mga sarili ng pag-iisip, doon na po tayo nagkakaroon ng tamang pagpili at doon na po tayo nagkakaroon ng mga sarili nating pagkakamali base po sa ating ginawa, sa ating pong mga inisip, sinabi, ginawa, ano po. Kaya hindi po natin maiiwasan na magkamali. Normal po yun sa atin dahil ano po, yun po ang nature natin. Nature po natin na tayo po ay magkakasala talaga. So, ang kagandahan lang po dito dahil po sa kabutihang loob ng ating Panginoon ay ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran at upang tayo po ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan sa piling niya kung tayo po ay tatanggap. Kung tayo po ay tatanggap sa ating po Panginoong Hesukristo at magmula po sa ating pagtanggap, dapat po nating talikuran ang lahat po ng ating mga maling gawain, katulad po na sinasabi natin dito na kailangan po tayo ay maging kalugod-lugod, karapat-dapat, katanggap-tanggap, kanais-nais sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na maging kalugod-lugod, katanggap-tanggap, hindi na po tayo magkakasala. Hindi po ganun. May mga bagay po talaga, may mga panahon, may mga oras, may mga araw na tayo po talaga ay nagkakasala. Pero bilang tayo po ay ano na, meron na po tayong relasyon sa Panginoon. Yung Holy Spirit po ng Lord ay ibinigay niya sa atin purang para ito po ay ano ay mag-aano sa atin, magpapaalala na meron tayong mga nagawang mali na dapat po nating ihingi ng tawad. So magkakaroon na po tayo ng konsensya. Magkakaroon na po tayo ng konsensya sa ating puso. Magiging sensitive na po tayo sa pagkakasala. So makakapag-isip na po tayo ng na parang hindi na po tayo komportable na magkaroon po tayo ng kasalanan sa Panginoon. Ganun po 'yun. Once na po na ang banal na espiritu ng ating Panginoon ay pumasa sa ating pong puso, ito po ay manirahan na po sa ating puso. Hindi na po tayo magiging komportableng magkasala. Ano po, pwede po tayong magkasala pero hindi po natin ilulubog yung ating pong sarili sa pagkakasala. Halimbawa na lang po yung dalawang uri ng ng hayop, yung pusa po at yung baboy. Kapag yung baboy po ay ihagis po ninyo sa putikan, ano, mag-e-enjoy po yan. Mag-e-enjoy po yung mga kapatid. Nag-e-enjoy po yung baboy sa putikan kasi doon po siya nasanay. So yun po tayo kung tayo po ay makasalanan. Nag-e-enjoy po tayo sa mundo ng makasalanan kung tayo po ay wala pa po sa Panginoon. Pero naano niyo po ba yung mga pusa na parang ayaw na ayaw po nila nang mapupunta sila sa ano, di ba? Pusa 'yun, di ba? Yung in-example ni Pastor Prisco. Yung pusa po ang i-try ninyo po na ihagis sa putikan. Ayaw po niyan, ayaw po nila nang narurumihan sila. Talagang mabilis po ang ano nila ang katawan nila na umalis talaga, tatalon or aalis po talaga sila sa dumihan or sa putikan. Kasi po ayaw po niya noon. Parang ganun po sa atin. Sa atin pong buhay Kristiyano. Huwag po tayong maging buhay baboy ano po ha, ano sa madaling salita na ayawan po natin yung kasalanan. Yun po ang dapat nating
maging pamumuhay. Huwag masanay sa karumihan. Oo, kumbaga ibig sabihin, hindi na po natin dapat na i-enjoy yung mga dati nating ginagawa. Dahil ang sabi nga po sa salita ng Panginoon na once na tinanggap na po natin ang Panginoon, tayo po ay bago na pong mga creation, bago na po tayong nilalang ng Panginoon. Nawala na, inalis na po yung dati nating mga pagkatao at tayo po ay nabuhay na po ano sa panibagong katauhan sa pamamagitan po ng ano po ng kabutihan ng ating po Panginoon sa kanya pong pagpapatawad sa atin. At magmula po sa ating pagtanggap sa ating Panginoon, normal po na magkasala tayo, pero ang pinakamahalaga po is yung magpatuloy po tayo sa ating paglakad nang naaayon po sa kalooban, layunin po ng ating Panginoon sa ating pong buhay. So, bilang follower na po tayo ng Panginoon, bilang tayo po ay mananampalataya, tayo po ay mayroon ng relasyon, personal na relasyon sa ating pong Panginoon, tayo po ay mamumuhay na po nang naaayon po sa standards at sa kalooban ng Panginoon. Hindi na po tayo mamumuhay nang naaayon lang po sa laman or sa kagustuhan natin, kung hindi lagi po nating i-consider, lagi po nating i-acknowledge na meron po tayong Panginoon sa buhay natin na kailangan po natin bigyan ng kaluguran sa ating po mga buhay. So, whether we eat or we drink, di ba po, kailangan po natin magbigay ng glory sa ating po Panginoon. Yan po. So, yun po ang dapat natin lagi maaalala sa ating buhay na bago po tayo gumawa ng mga bagay, mga desisyon sa ating buhay, ipag-iisip-isipan po muna natin mabuti, ipag-pray natin sa Lord na bigyan po tayo ng gabay, bigyan na tayo ng wisdom, ng knowledge, ganyan po. At sa gabay po ng Panginoon ay mabigyan po natin siya ng kaluwalhatian. Ayan po. Dapat po laging yung will at yung kalooban ng Panginoon pa rin po ang siyang mangyari sa ating pong buhay. So, sa gabi po ito, maraming salamat po, or sa araw na ito, maraming salamat po sa lahat ng nagstay po dito upang makinig ng ating devotion, ng ating pong mga salita ng Panginoon na ibinahagi po sa atin ng ating kapatid na si NRB Artsmaker. Maraming salamat pong muli, kapatid na NRB Artsmaker, at alam po namin hindi po ito ang una't huli na ikaw po ay makakasama namin dito upang makapag-share po ng mga salita ng Panginoon. At nawa po ang pagmamahal, ang gabay, ang pag-iingat, at ang pagpapala at kabutihan ng Panginoon ay sumaatin pong lahat. Ayan po. God bless us all po. At lalong-lalo na po sa mga tumanggap sa Panginoon. Yan, tandaan niyo po ang petsa na ito dahil ito po ang ano, parang anniversary po ninyo ng ating Panginoon sa inyo pong pagtanggap sa kanya po. Ayun po. I desire a lot po. Ayun, ako naman mga kapatid, nang talagang masayang-masaya ako at nagagalak ang aking puso sapagkat marami po ang nakarinig sa salita ng Panginoon. At saka nagpapasalamat din po ako sa lahat ng tumanggap. Talagang sabi nga po ni Mayora na ito po yung parang pinaka-anniversary nyo. Tandaan nyo po kung sino man po sa inyo yung tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Is talagang napaka-sobrang special po ng gabing ito, no? Sa anong umaga ito? Sa atin, April 11 na. Sa kanila, April 10. April 11 dito or April 10 sa iba. Ayan guys, ano. Maraming salamat guys. At sa mga sabi nga ni kapatid na NRB Arts kanina is yung mga hindi po nakatanggap is pwede po kayong umabol sa sarili nyo na tanggapin by nyo, faith. By faith, na tanggapin nyo talaga ang Panginoong Jesucristo sa buhay nyo. So, sabi nga ng ating kapatid ganyan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, kung gigising pa tayo. And one soul is precious in heaven, yes. Oh. Isang kaluluwa po na maligtas, buong kalangitan po, mga anghel ang nagdiriwang, ano po. Kaya lahat po ng kaluluwa sa Panginoon ay precious po talaga. At ito pa mga kapatid, no? Siguro hindi man natin matandaan lahat ng mga narinig natin dating sa salita ng ating Panginoon kanina is alam ko naman for sure na meron tayong konting napulot, no, or natandaan, no? Pwede rin po natin i-share yan sa ating mga pamilya, kaibigan, kakilala. Pwede po natin i-share yan kahit napakunti-kunti lang, ma-share mo ang salita ng Diyos. Napakalaking bagay po, no? Talagang sobrang matutuwa at nagagalak ang Diyos pag gano'n ang ginagawa ng mga tao sa mundo. Ayan, kaya sana po patuloy tayo na, ano, hindi lamang po sa mga kaibigan nyo, pwede rin sa kaibigan nyo dito sa YT. Hindi ko po pinapashare sa inyo ang aking channel, kundi i-share nyo po yung
salita ng Diyos para po mas marami ang makapakinig at mas marami ang maligtas. Maraming maraming salamat po sa ating lahat. Eh, kung yung tawag dito, kung yung mga meron nga community, meron mga GC, ano, ang bilis natin mag-share, di ba? Salita pa po kaya ng Lord, di ba? Po. Kaya talagang salamat at sobrang blessed po tayong lahat ngayong gabi ito sa salita ng Lord. Talagang to God be the glory po lahat ng pinag-usapan natin. Salamat, salamat sa kapatid natin na si NRB Arts. No, right? Hindi ito yung una tuloy na pagtungtong niya dito at ito po yung simula na wala nang katapusan na patuloy at patuloy na makapag-share tayo ng gospel na magtutulungan tayo mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa ay magpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus at alam po natin na laging andyan ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay na lagi lamang po tayo lumapit sa Kanya anumang oras. Okay na? Ha? Okay, maraming maraming salamat po tayo po ay mag-closing prayer na, no? Bagamat nag-pray na ang ating kapatid na NRB Arts kanina at pero ngayon tayo naman po ay mag-closing prayer mga kapatid. Okay na. Sige, pray po tayo. Yes, Lord, maraming maraming salamat po Panginoon sa gabing ito, Lord. Sobrang napaka-special po ng gabing ito, Lord, sa aming lahat na mga anak mo. Lord, salamat po, Lord, sa mga salita, Lord, na ipinarinig mo sa amin yan, ipinadama mo sa aming puso. Lord, maraming maraming salamat na andyan palagi, Lord, yung mga salita mo na gumagabay sa aming buhay. Lord, salamat sa aming kapatid na NRB or kung sino pa, Lord. Lord, salamat sa lahat ng mga kapatid na nakinig kanina or nakapakinig. Umalis man sila o hindi, Lord, salamat sa buhay ng bawat isa. Especially, Lord, salamat, Lord, sa lahat ng mga tumanggap po sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, na ito'y magbunga sa kanilang buhay, Lord, at ang iyong salita ay manatili sa kanilang mga puso at ito rin po ay maibahagi nila sa kanilang mga kapatid, kaibigan, pamilya, kakilala or sa mundo man ng waiting ito, Lord. Kahit kaunti po, Lord, na salita ang maibahagi sa bawat isa ay malaking pagbabago po sa buhay ng isang taong makapakinig ng salita na ang salita niyo po, Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat sa buhay ng bawat isa na narito ngayon at alam ko na napakaraming napulot na aral ang aking mga kapatid. At alam ko rin, Lord, na ibabahagi nila ito sa mga dapat nilang bahagian. Yes. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. At nawa ay magpatuloy ang mga gawain ganito. At ang prayer po namin, Lord, ay buong LS o buong YTs maging content nila is yung ganito. At upang mas marami po yung mga maligtas, makapakinig ng iyong mga salita. Yes. Lord, maraming maraming salamat sa lahat-lahat. Alam ko na hindi po aksidente na nagkatagpo-tagpo kami dito. Talagang ito po ay kasama sa plano nyo. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginamit mo sa mga araw na ito, sa saya, sa tawanan, sa laro, at siyempre, Lord, sa iyong salita na bumago sa aming buhay. Lord, maraming maraming salamat sa gabing ito. Nawa ay kayo po ang gumabay sa bawat isa sa lahat ng aming gagawin sa aming buhay, especially sa mga nangyayari sa aming paligid ngayon, Lord, ay proteksyonan po ang bawat isa, maging sa ibang bansa or yung mga pamilya nila. Alam ko na nag-aalala po ang bawat isa. Pinagpipray po namin ang aming mga pamilya sa Pilipinas, sa ibang bansa or kung saan man lupalop ng buong mundo, Lord, ay sabi nga ng aming kapatid kanina na NRB, so kahit na wala ng mas dahil yung proteksyon niyo po ay sapat na sa aming buhay. Maraming maraming salamat, O God. Ibinabalik po namin, Lord, sa inyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pasasalamat. Ay para sa iyo lamang, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And thank you po sa ating lahat, mga kapatid. Sino pa po yung mga nandyan? Lahat po ba nung nandito, ano, naka-bidget? Tulog na po ba? Talagang nakakatawa. Ano, salamat. Sino po yung mga nandyan, mga kapatid? Ayan si INX, si NRB, andyan ba rin, siyempre. Bigyan po namin ng entries yung mga nag-stay. Bilang blessing, yan. Blessing yan. Ay, hindi po ito yung ano tawag, ito yung tawag doon. Basta ito po yung reward na lang, no? Blessing, yan. Reward, reward. Reward po sa inyong pag-stay dito, ano po? At sa inyo pong pakikinig. Eh, salamat. Pong... Andiyan pa rin ang ating kapatid na si Makoy. Siyempre naman ang ating co-host. Yes. Si BC Mayore. Ay, Mayor. Vice Mayor. Vice yan. Mayor. Binabansagan na lang Vice Mayor. Talagang siguradong gayahin na natin talagang Vice Mayor na ang ating kapatid na si Makoy. Pasyonara,
Ayan pa siya na dalawang beses ka na bunod kanina. Wala ka na pati. Sayang, oh, sisi. Sayang. Pero meron pa naman tayong may three, no? Yan si Ionex, syempre. Si Susi. Sila Jun Glory God. Glory, Pandi, God. Si Banji, glory to God Banji po sa inyong mga buhay. Ano po? Sa si Akiveran Jota, si Margin. Sa inyo pong ano, kagustuhan na makinig po ng salita ng ating Panginoon. Glory to God po. God bless you all po mga kapatid. Kaya na, nararapat lang na kayo po ibigyan ng bonus. Ano po? Ay, salamat kapatid na NRB Artsmaker, no? At nawa ay mas marami pa tayong maibahagi sa ating mga kapatid. Tayo po ay magtulungan lahat. Let's sa, vault in lang po sa panalangin. Sa patuloy lang po tayo manalangin sa Panginoon dahil sa Panginoon po wala pong imposible. Amen. Patuloy lang po. Pray harder lang po. At lalo lang po tayong kumapit sa kanya pong mga pangako at sa kanya Amen. Pong salita. Dahil ang ating pong Panginoon ay tapat at totoo po ano, sa kanya Amen. Pong mga salita at sa kanya pong mga pangako sa atin. Napaka-special talaga ng gabi, ng umagang ito, no, mga kapatid. Talagang sobrang nakakatuwa. Amen, amen. Glory to God po, ano, kapatid na NRB Arts Maker, yan. Talagang dapat po para amen. Sa Panginoon, tayo po ay, ano, always available po, ano. Hindi para sa akin, eh, thank you po, next time, babi, may pasok po ako. Yeah. Ingat-ingat ha, si ano, Fashionara Japan oh. Vlog. Ilang beses ka nabunot kang ina? Tatlong beses ata. Isang load, saka dalawang WH. Tatlong beses ha, mabenta yung pangalan mo kanina. Ayan. Maraming salamat sa mga naka-BG na malamang nakatulog na. Ayan, salamat po. Ayan, pakita mo yung mga interest. Ayaw pala yung mga interest na nandito pa, no? Si Ionix, si Evangeline Apostol. Kanina nandiyan pa si Sisfia, eh. Bigyan si Passionara Sisfia. Japan. Nakatulog na si siguro. Susie Cruz, si NRB, tsaka si Makoy Guego, no? Bigyan si Sophia. Diyan yung kanina nakatulog. Ayan si Pia. Salamat po mga kapatid. Jun Mapandi ba yung sinabi mo? Oo, dito. Ingat all sa may pasok sa work nila. Yan, salamat, salamat. Yes. Kapatid, ingat, ingat po tayo. Ingat, ingat po. Ingat din po kayo dyan, ha, kapatid na NRB. Ingat po. Let's continue lang po to pray for one another. Yan po ang kailangan ng lahat. Thank you po. Sayang, sayang, ha. Sorry. Marami pa naman, ano, next time. Bawi kasi si sa June 3. Good night, Mayora at Mayor. Ay, salamat, salamat, Ma'am Evangeline Apostol. Good night po. Salamat po sa inyong pananatili dito mula kanina hanggang ngayon. Thank you, thank Maraming so salamat po sa inyong lahat. Ayan, si June Mapandi. Maraming salamat po. Glory to God po, glory to God. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. And bago po tayo magtapos sa si Ballpen, ayong notebook na pakiabot niya. And bago po tayo magtapos mga kapatid, gusto ko pong pasalamatan muli, siyempre ang ating mga sponsors, no? Sambayan. Tuloy ko na po naginip ko. Sige po ma'am, si Evangeline Apostol, ha? Asan ba ma? Good night po. More night na more yeah. night. Ay, gusto ko lang po pasalamatan si Ann Sangrano. Andiyan kanina si Ann Binchanel. Andiyan ba, no? Si Ann Sangrano. Oh. Andiyan si Ann Binchanel. Ann Sangrano, si Ann Binchanel, si Cherry Ann Vlog, si Bel Hugotera 101, si Indailin TV, good night, si Fashionara Japan Vlog, si Anjo GB, si Rakiteran Jotay, si Mami Lay, Lala Norway, Makoy. Ayan, salamat, salamat po sa ating lahat ng mga sponsors, no? Wala silang ibang hangad kundi ang magpasaya ng tao at mag-share ng kanilang mga blessings. Evangelistas Apostol. O nga po, ano, ang ganda ng pangalan ni ano ni ni ano ni Ma'am si Evangeline Apostol, ano? Evangelist. Wow, glory to God, ang ganda ng kanyang pangalan, ano? Sounds like. Oo, totoo, totoo po. Ingat, ingat. Thank you, Ma'am si Inex TV. Maraming salamat na ikaw ay nagstay sa ating ano word of God at sa ating closing prayer. Ingat po ang ayun lahat po. Ha. Maraming salamat po sa inyo pong ano time yan. Ang Lord na po ang siyang magbabalik ng pagpapala sa inyo at ano ano to. Yung sinabi ni Kapitan NRB kanina yung ano
yung reward, yung ganyan. Yung tunay po na ano, hindi po yung mga load at yung WHO, hindi yung tunay po na yeah, talaga, net na kayamanan na nagmumula po sa ating Panginoon. Ayan. Napaidlip ako eh, di ko narinig nem ko. Yun na talaga ng net ngayon. And maraming maraming salamat kapatid na NRB, no? Talagang sa palagay ko, marami tayong... Saka kasama yung internet niya. Oh, talaga internet mo, grabe. Glory please. To God. Glory talagang to marami, God. Alam ko na marami pa tayong pagsasamahan dito sa YT at pagtutulungan na mangyari no, sa mundo ng YT. Maraming maraming salamat amen, sa iyo, amen, kapatid. Amen, ano, kapatid na NRB. Sa oras mo. Salamat sa... Ingat po kayo dyan, ha? Ingat po kayo. Sa oras ng bawat isa. Thank you so much po. Ay, nagising na lang ako. Sobra init cellphone ko. Hope to see you all, ano po, later. Mamayang gabi ulit. Hmm. 7 p.m. no? 7 p.m. Pinas time po ang LS ng ating pong host mamaya. Ang tawag 7 p.m. Pinas time. Kapatid po. Na NRB, pag ako, pag si Don Mitz host na morning, na bala ko nang bilhin yung tawag dito. StreamYard. Para magpatuloy na tayong dalawa, no? Para makakapag-invite tayong lahat, na. Oh. Para makapag-invite tayo. Saka hindi lang tayo. Yun, para yung ibang mga pastors din. Tapos, yung mga ibang pastors din. Opo, 7 p.m. Pinas time po tayo. Pagka ano lang po tayo, pag meron po tayong mga... Time. Paano na, hindi, yung 8 p.m. lang po tayo pagka yung ay, ganito bro. Na. Dapat nga mas maaga pag ganito eh. Hindi, mas maaga kasi iba medyo ano yung oras na. Tama lang ano. Sige, sige, host kapatid. Maraming salamat po kapatid na NRB Arts Maker. Yan. God bless po sa inyo. Salamat mga kapatid. God bless sa lahat ng nandyan. Buong pamilya. Yan. Patuloy lang po tayo sa ating Panginoon. Huwag na huwag po tayong lalayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Bagkus lalo po tayong kumapit sa kanya. Yan. Huwag po tayong bibitaw dahil mas lalong kailangan po natin siya sa ating buhay. Amen. Yan, lalo na po sa mga pangyayari ngayon. Maraming salamat po ha, kapatid na NRB Arts Maker. Pasensya na po sa puyat. Ayan. Salamat kapatid. God bless to me. Susunod maaga na tayo. And God bless everyone. God bless everyone po. Stay safe po. Ingat po ang lahat. Good night. God bless you all po. God bless you all. Mayor Don Mitch is signing out. Bye-bye. Salamat. God bless po sa lahat. Bye-bye, Ma'am Shi Inex, Ma'am Shi Evangeline, kapatid na NRB Arts Maker. Ayan. Ayan, sweet dreams po. Ayan, sweet dreams. Salamat. God bless mga kapatid. Si Fashionara Japan Vlog. Bye-bye. I love you all. Sabi ni Rondo. Salamat. Kay Makoy. Ayan, nandiyan pa pala si Splana Vlogger. Ayan. And bye-bye, Splana Vlogger. Good night. Bye-bye, Makoy. And si Splana Vlogger. And kapatid Makoy. Salamat kanina, kapatid na Makoy. Thank you so much. Ingat kayong lahat, ha? Ingat po ang lahat. Ingat. Yeah. God bless everyone. Stay safe. Good night. Pati nun. Matay ko na. Pati ko na. Ayun, inin ko na. Bye-bye. God bless.